Hello mga bata, kamusta kayong lahat? Ngayon ay tatalakayin natin ang Music 1. Pinagsama ko na ang Quarter 2, Week 1 and 2. At ang ating tatalakayin ay pagtukoy sa mataas at mababang tono para sa unang module. At sa ikalawang module naman natin ay pag-awit sa payak na melodic patterns. Ano-ano ba yung mga melodic patterns na ating pag-aaralan? So yan ang ating tatalakayin ngayong araw na ito. Ayan, ako pala si Tutor Roma, ang inyong kaagapay sa pag-aaral ng musika mula sa SDO Laguna. Maraming salamat sa ADM sa pagpapahiram ng kanilang mga module at ito nga mga bata ang tatalakayin ngayon sa ikalawang markahan. Sa unang module ay pag-aaralan natin ang pagtukoy sa mataas at mababang tono. Sa ikalawang module naman ay pag-awit sa payak na melodic pattern. Kaya manood, makinig at matuto para sa ating aralin ngayong araw na ito. Para sa inyong most essential learning competency, pagkatapos ng mga kasanayan sa module na ito, inaasahang natutukoy ang mataas at mabababang tono. Pangalawa, nakaaawit ng mga payak na melodic patterns na so mi, mi so at mi re do. Sa ikatlo naman, nakaaawit ng mga himig na may wastong tono. Ito yung mga action song, counting song at echo song. Ngunit mas palalawakin pa natin ang ating aralin dito sa ikatlong pagkatuto sa mga susunod na module. Kaya naman, atin ang talakayin ang ating module 1. Ito ay ang pagtukoy sa matataas at mababang tono. Ayan, bago tayo magsimula, balikan muna natin ang ating mga nakaraang aralin. Alam kong ito ay natatandaan nyo pa rin. Sa nakalipas na aralin ay napag-aralan mo ang ostinato. Ano nga ba ang ostinato, mga bata? Ang ostinato ay pag-uulit ng tunog, pagtugtog sa kumpas ng isang awit. Maaari mong gamitan ng katawan, pagpitik, pagpadyak, o pagpalakpak man yan. So tayo ay mayroong hulwarang ritmo. Ito ay tinatawag na hulwarang ritmong inuulit. So ngayon, ang gagawin natin ay ipapalakpak natin ang mga rhythmic pattern na ito. Ito ay nasaan yung dalawahan, tatluhan, at apatang sukat ng pulso. Sabayan nyo ako ha? Ayan. So ipalakpak natin ang unang pattern. Ayan mga bata, unahin natin ang unang bilang. Ito ay nasa dalawahang sukat ng pulso. Sabay-sabay natin itong ipalakpak. Ang ibig sabihin ng mga patayong guhit ay nangangahulugan na may tunog. Samantalang ang mga rest naman ay nangangahulugan na pahinga o walang tunog. Okay? So gawin natin ang unang bilang. Ayan. So, isang beses lang natin ito gagawin dahil wala naman tayong repeat mark na nakalagay. Sa ikatlong bilang naman, gawin natin. Okay. At sa kasunod naman, gawin naman natin ito. Ayan. So, nakasunod ba kayo? Magaling kung nakasunod kayo. Para sa inyong unang gawain, mayroon akong inihandang larawan dito. Sa inyong mga module ay nakikita nyo ang limang larawan. Una ay ang tambol. Pangalawa ay ang huni ng ibon. Pangatlo ay ang tunog ng pusa. Pang-apat ay ang kokak ng palaka. At ang panglima ay ang huni ng bubuyog. Ang gagawin natin ay isusulat natin ang letrang A kung ito ay lumilikha ng mataas na tunog.
Samantalang isusulat naman natin ang letrang B kung ito ay lumilikha ng mababang tunog. Sabay-sabay natin itong sagutan. Handa na ba kayo? Kung handa na, simulan na natin. Ang tambol kaya, lumilikha kaya ito ng mataas o mababang tunog? Isusulat ang letrang A kung mataas at isusulat naman ang letrang B kung ito ay may mababang tunog. Isip-isip! Kung ang sagot ninyo ay letrang B, may mababang tunog, tama ang inyong mga sagot. Ikalawa, ito kaya ay may mababa o mataas na tunog? Ito ay huni ng ibon. Isip-isip! Kung ang sagot nyo ay letrang A dahil ito ay lumilikha ng mataas na tunog, tama kayo! Very good! Magaling! Tunog ng pusa. Ang tunog ng pusa kaya ay lumilikha ng mataas o mababang tunog? Kung ang sagot ninyo ay letrang A dahil ito ay lumilikha ng mataas na tunog, meow! Meow! Tama ang inyong sagot. Sa pang-apat na bilang, rabbit, rabbit. Kung ang sagot ninyo ay letrang B dahil ang palaka ay lumilikha ng mababang tunog, very good! Ngayon naman, dumako tayo sa ikalimang bilang. Tama kung letrang B ang inyong sagot dahil ito ay lumilikha ng mababa ring tunog. Bzzz, bzzz. Parehas ba tayo ng sagot? Kung parehas tayo ng sagot, magaling! Kung hindi naman, huwag mag-alala dahil may mga susunod pa tayong pagsasanay. Dumako na tayo sa pagyamanin. Mga bata, nasubukan mo na bang mamingwit? O nakakita na ba kayo ng taong namimingwit? Paano ka namimingwit? Ang pamimingwit, mga bata, ay may kilos na pataas at pababa. Gayun din sa musika, may mga matataas at mabababang tono. Ito ay siyang nagpapaganda sa isang musika. Ang tawag dito ay tono. Ngayon, basahin natin ang linya na may mataas na tono at mababang tono. Sundan ang arrow upang maisagawa ito. Narito ang ating bibigkasin. Sa aming ngayon maraming isda, pag naming wit ka pataas at pababa. Kayo naman! Sa aming ngayon maraming isda, pag naming wit ka pataas at pababa. Ayan! Nasabayan nyo ba ang ginawa ni Tutor Roma? Kung nasabayan nyo, magaling! Ang mataas na araw ay nangangahulugang mataas na tono. At ang mga pababang araw naman ay nangangahulugan na pababang tono. Para sa gawain 'to, isulat sa angkop na kahon ang mga salitang may mataas na tono at mababang tono base doon sa ating binigkas kanina. Para sa mataas na tono, sa aming, sa mababang tono, ngayon. Mataas na tono, maraming isda. Para sa mababang tono, pag naming wit ka pataas, pababa. So, nakita nyo yung mataas at mababang tono. Ngayon, para sa ating gawain 3, gayahin ang tunog ng mga hayop o bagay. Itaas ang kamay kung ang tunog ay mataas at ibaba naman kung ang tunog ay mababa. Handa na ba kayo? Game! Simulan na natin! Ayan, gayahin muna natin ha. Ang una ay baka. Yan. Ito kaya ay mataas o mababa? Kung ang sagot nyo ay mababa, tama ang inyong sagot. Dumako na tayo sa ikalawang bilang. Ito kaya ay mataas o mababa?
Kung ang sagot nyo ay mataas at itinaas nyo ang inyong mga kamay katulad nito, very good! Tama ang inyong sagot. Pangatlong bilang ay ang tambol. Boom, 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 boom. Kung ang sagot nyo ay mababang tunog at ibinaba nyo ang inyong kamay, tama ang inyong sagot. Pang-apat ay ang batingting ng sorbitero. Pakinggan natin. Ito kaya ay mataas na tunog o may mababang tunog? Kung ang sagot nyo ay may mataas na tunog at itinaas nyo ang inyong mga kamay katulad nito, magaling! Mahusay! Ikalima naman, pusa. Ito kaya ay may mataas na tunog o mababang tunog? Meow! 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 Itataas ba natin ang ating kamay o ibababa natin dahil ito ay may mababang tunog? Kung ang sagot nyo ay itaas ang mga kamay katulad nito, magaling! Mahusay! Ayan, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili kung nakalima o nakaapat kayo. At para naman sa mga hindi nakaabot ng lima o apat, huwag mag-alala dahil mayroon pa tayong susunod na gawain. Mga bata, palagi natin tandaan, ang mga bagay, hayop at tao ay nakalilikha ng mataas at mababang tunog. Sa musika, ang mga tunog na mataas at mababa ay tinatawag nating tono, o sa Ingles ay pitch. Ang tono ay maaaring mataas at mababa. Sa mataas, ha, 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 ha. Sa mababa, ha, 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 ha. Dumako naman tayo sa Module 2, pag-awit ng payak ng mga melodic patterns. Narito ang melodic patterns na so, mi, at mi, re, do. Ang so ay matatagpuan natin sa ikalawang linya. Ang mi ay matatagpuan natin sa unang linya. One. One, two. One. Ang mi, ang re ay nasa ibaba ng unang linya. Narito ang unang linya at ang re ay nasa ibaba ng unang linya. At ang do ay may ledger line sa ilalim. Ito ang tinatawag na ledger line. Ang so ay may mataas na tono. Susundan ang mi at re na may digaan ng mataas na tono. At do na may mababang tono. Pag-aralan natin ang ilustrasyon sa ibaba. Mga bata, ang do ay maaaring mataas at mababa. Ngunit ang pag-aaralan natin ngayon ay mababang do. Ang pangkat ng mga nota ay iginuguhit sa mga linya o espasyo. Ito ay nagtatakda kung himig ay pataas at pababa. Ito ay tinatawag na melodic patterns. Ang melodic pattern na ito ay so-mi. Tandaan, ang so ay matatagpuan sa ikalawang linya at ang mi ay matatagpuan sa ikalawang linya. Do, re, mi, fa, so, mi. So, do, re, mi, fa, so, mi. Ang melodic pattern naman na ito ay mi, so. Mi, so. Ang huling melodic pattern na ito ay mi, re, do. Pakinggan natin. Para sa gawain 1, ayan, sa gawain 1, aawitin natin mga bata ang pa at uhod. Pagkatapos ay sasagutan natin ang mga tanong sa ibaba. Isulat nyo ang inyong mga sagot sa inyong sagutang papel at sabayan ninyo ako. O awitin muna natin ang pa at uhod. Pa at uhod, balik at ulo. Pa at uhod, balik at ulo. Pa at uhod, balik at ulo. Magpalakpakan tayo. Sagutan na natin ang mga sumusunod na tanong.
Ang ulo ay nasa itaas na bahagi ng ating katawan. Anong tono kaya ang mataas din na bahagi ng linya o espasyo? Do, re, mi, fa, so. Ano kaya mga bata? Kung ang sagot ninyo ay so, tama ang inyong sagot. Ikalawang bilang, kung ang do ay may ledger line at nasa pinakamababang posisyon ayon sa awit, anong bahagi ng katawan matatagpuan? Matatagpuan din ang pinakamababang posisyon. Okay? So, umawit tayo kanina, di ba? Paa, tuhod, balik at ulo. So, ang pinakamababang bahagi ng ating katawan ay A, paa, B, tuhod, C, balikat, D, ulo. Kung ang sagot ninyo ay paa, tama ang inyong mga sagot. Ikatlong bilang, kung ang tuhod ay nasa itaas ng paa, sa mga tonong na pag-aralan, anong tono ang nasa itaas ng do? Awitin muna natin. Do, re, mi, fa, so. Kung ang sagot nyo ay re, magaling! Mahusay! Ayan, ngayon naman ay tutukuyin natin mga bata ang posisyon ng mga nota sa ibaba. Isulat mo ang nota ay so, mi, re at do sa sagutang papel. Sa unang bilang, kung ang sagot nyo ay so, tama kayo. Sa ikatlawang bilang, pakinggan natin. Kung ang sagot nyo ay mi, tama uli kayo. Ang ikatlong bilang ay katulad ng ikalawang bilang. Kaya ang sagot din natin dito ay mi. Sa ikaapat na bilang kaya? Ang ikaapat na bilang ay katulad ng unang bilang. At ito ay so. Ang ikalimang bilang ay katulad din ng ikadalawa at ikatatlong bilang. Kung ang sagot nyo ay me, tama ang inyong mga sagot. Ang ika-anim na bilang, kung ang sagot nyo ay re, tama kayo. Sa ikapitong bilang, kung ang sagot nyo ay do, tamang muli ang inyong mga sagot. Tandaan mga bata, ang mga himig ay binubuo ng mataas at mababang tono gaya ng melodic patterns na so, mi, mi, so, at mi, re, do. Ang mga kinalalagyan ng mga nota at espasyo ay tumutukoy sa tono ng isang awit. Ayan, ngayon naman, isasagawa natin ang paggaya sa mga melodic patterns na nasa hanay upang malubos pa ang inyong pagkatuto sa pamamagitan ng pagguhit nito sa hanay B. Ayan, ang gagawin nyo lamang ay titignan nyong maigi ang hanay A at gagayahin nyo lang kung ano ang nakasulat dito sa hanay A. Okay? So, gawin ito sa inyong sagutang papel. Matapos ay papakinggan natin at aawitin natin ang mga melodic patterns na ito. Para sa tayahin, bilugan ang melodic patterns na so, mi, at ikaho naman ang mga melodic patterns na mi, so. At ilagay sa loob ng tatsulok ang melodic patterns na mi, re, do. Ang unang tatlong sagot ay ginawa na para sa iyo. Iguhit ang ilustrasyon sa iyong sagutang papel bago ito sagutan. So, gawin na natin. Ayan. So, ganito rin ba ang inyong mga sagot, mga bata? Kung ganyan din ang inyong sagot, magaling! Ayan, maraming salamat sa pagsama kay Tutor Roma at muli abangan naman ang ating week 3 and 4. Para naman sa mga pivot module ang ginagamit, magtatalakay din si Ma'am Roma ng mga araling tungkol sa pivot 4A Calabar Zone para sa ating music 1 hanggang grade 6. Muli, maraming salamat. Ako si Tutor Roma, ang inyong kaagapay sa pag